So good morning sa inyo mga kakalsada. Ngayong araw na ito is June 9, araw ng Webes. No? Nandito tayo sa may Baclaran na kung saan kasama natin yung buong team ng MMDA sa pangunguna ni Sir Babas. Kung maaalala nyo noong nakaraan eh, nagkaroon ng clearing operation dito dahil ito nga, yung mga vendor dito pinaalis na dahil ito nga LRT Cavite Extension malapit nang maging fully operational. So, yung mga tao kasi dito nagrereklamo na wala nang madaanan papunta doon sa Baclaran Church. So, lalo-lalo na pag wala yung team ng MMDA diyan, talagang latag kung latag. Maging sa ano sa gabi. Halos ikaw na nga yung ano eh makikisuyo para ano para makadaan ka lang. So panoodin nyo, tapusin nyo itong video na to at ayan, nakita nyo naman lahat ng mga panindan nila ngayon ay hinakot na at dadalhin doon sa opisina ng MMDA sa Ortigas. So ayan, at makikita nyo na malinis na yung sidewalk at dito habang lalakad tayo yung isang mama na hindi mo papalagpa at ayan, napatingin yung pulis dahil kinalampag niya yung yero. So dumako naman tayo dito sa may kahabaan ng EDSA going to Rojas Boulevard. At ayan, nakita nyo naman yung mga nagtitinda dyan na talaga namang pasaway. Ilang beses na sinasaway ni Sir Babas, hinakot na yung mga bote ng soft drinks para sabi nga ni Sir Babas, palagi na lang silang nandyan na sinasaway, hindi na sila natututo. Pasalamat nga lang sila at wala nga lang mga utos na massive clearing operation na talagang kahit yung mga paninda nila iaakutin. Ultimo dito sa Rojas Boulevard, nakita mo naman yung mga gamit ng mga informal sellers dito, nilalagay nila dito sa pinakababa ng ilog para hindi mahakot ng MMDA, pero pinababa ni Sir Babas yung mga tauhan niya. Yan, at pinahako talaga. Kung maaalala nyo, dito yung may nagtitinda ng ano, kwek-kwek. Dito na lang niluluto yung ano, yung mga paninda nila. So, nakakadiri. Yan. Kasi dito sa estero ginagawa yung pagluluto. So nakita nyo yung bagong truck ng MMDA na napakalaki na talagang para mas marami yung mahakot. So pagdating ng July 1, yan, makikita nyo na kung gaano ka mangis yung team nilalakay nila Sir Babas saka nung iba pang task force pagdating ng July, kasi yan yung ano magbababa na lahat ng mga reklamo at kautusan. So mas lalong hihigpitan. Nakita nyo naman kung gaano ka dami na yung empleyado ng MMDA na nakakalat sa buong Metro Manila. Ito, paborito talaga to ng mga informal settlers, itong Center Island. So, kahit kuhanin mo na yung mga gamit nila, mga damit nila dyan, yung mga kalakal, patuloy pa rin yung pagtira nila dyan sa Center Island na sobrang delikado dahil hindi mo masasabi yung mga sasakyan pag nawala ng preno, yan kagad ang tinutumbok yung mga Center Island yan. So hindi naman natin na gugustuhin na yun, mapahamak sila. Ito mga informal settlers na to, palagi itong nire-rescue ng DSWD. Hindi na nga lang natin ma-play yung video dahil nga yun nga, alam mo naman si YouTube napaka-silan pagdating sa mga ganyang mga bagay. So akala nila kinakawawa. So na pag nire-rescue o siya mga yan, nagsisigawan niya, nakala mo kinikidnap. So matatapang pa yan mga yan, may mga kutsilyo na palaging inuunang kuhanin ng MMDA. Ayun oh. Ito na si nanay, matanda na, may edad na. So sana may anak man lang siya na tumulong sa kanya. So dun sa mga bago pa lang na nakanonood dito sa ating YouTube channel na Kalsada TV, huwag mo kalimutan i-subscribe ang ating YouTube channel na Kalsada TV.
pindutin niyo yung notification bell para lagi kayong updated sa mga clearing operation ng MMDA, ng team naman nila Hawkers, ng DPS. So nandito na tayo sa may Guadalupe, na kung saan yung mga informal settlers, eto, may mga kahoy na naman at ready na naman magtayo ng kanilang mga barong-barong. Grabe talaga. So yan, at ready na naman magtayo ng mga barong-barong itong mga informal settlers. So hindi lang yung mga kalsada, mga looban yung mga paborito niyan, pati yung mga tulay, tinutulugan na nila. So nakakalungkot kasi nga nung eleksyon, medyo nagluwag yung team. So hindi lang naman yung MMDA, hindi lang yung Hawkers, yung DPS, kung maaalala niya, wala halos clearing. Kaya wala rin tayong kita. So paboritong paborito nila yung tulay. So ang gagawin lang naman dyan, yan, pabababain yung mga informal settlers dyan. Itataboy lang, kasi nga alam naman natin, pag kinuha ng DSWD yan, saglit lang yan, makakalabas din kagad yan. So hindi natin alam kung bakit sila o paano sila nakakatakas dun. Pero ang ano kasi dito, major concern talaga dito, linisin yung mga tulay. Ayan. So yung MMDA madalas niya sabihan na ginagawang ano na lang, tagalinis ng mga ano, ng mga kalat, ng mga baboy at mga walang respetong tao sa lipunan, na pilit pinagaganda yung lugar, pilit dinudumihan. So hindi natin alam kung nasa may mga utak na mga ano no to, mga polongis na to. Hindi lang naman dito sa ano, sa Maynila, buong ano, buong halos buong bansa, buong mundo, may mga tao talaga na sa laula. Yung maliit na bagay na lang na pwedeng ibulsa, balat ng candy, talagang ikinakalat pa, mga plastic bottle. So yun, abangan nyo nga pala doon sa June 12 yung opening ng Manila Bay. So sana yung mga mamamasyal, yung mga plastic bottle nyo, yung mga baon yung pansit, saka yung mga ano, kung ano man yung babaunin nyo, please lang huwag kayong magkalat, dahil maraming ano, maraming nagtulong-tulong para mapaganda doon, tapos sasalaulain lang ng mga bibisita. So sana panatilihin natin yung kaayusan at kalinisan sa ating paligid, dahil magmamanan ito yung mga anak natin. So hanggang dito na lang, at yun, maraming salamat sa walang sawang panonood dito sa ating YouTube channel, na kahit malabo, kahit konti na subscriber, alam kong nandiyan pa rin kayo na solid na sumusuporta sa akin. Let's go.